medyo magluluto tayo ng paksiw na tulingan na pinatuyo sa gata. Ayan guys. Pre-prepare na natin yung ating mga sangkap. Ayan. Niliwa ko na yung ating luya. Ayan. Slice lang. Simple hiwa lang guys. Yung mga hiwang pambahay lang pa. Ayan. So yung ating bawang. Ayan. Ganyan lang ang paghiwa ng bawang ng mga nanay. Hawaan nga ng kutsilyo. Tapos pak. Okay na. Ayan lang guys. Ayan. Kasimple yan sa mga nanay. Ang paghiwa ng mga sangkap. Ayan, tarata na rin natin yung ating sibuyas. So, kailangan medyo tabi-damihan na natin yung sibuyas ngayon kasi mura na yung sibuyas guys. Hindi katulad nung nakaraang December na dollar ang sibuyas. Umabot ng 700 per kilo. Ayan. At ang ating siling haba. So, yung siling haba ko ayan, di ko na muna siya hihiwain pero mamaya try ko po hindi siya gaano ang hihiwain ko na. So ayan guys, ilagay ko na sa ating kawali yung ating tulingan. Maliliit na tulingan lang ito guys. Ayan, nakahilera na sila sa kawali. Then, ilagyan na natin yung ating mga sangkap. Ayan. Bawang. Sibuyas. Ayan. Pagsamsamahin na natin lahat. Pati yung luya. Guys. Ayan. Yung ating sili guys. Ay akin na rin siyang in-slice. Since hindi naman siya gaano maanghang. So, hiniwa-hiwa ko na rin siya. Vinegar. Ayan, ating suka. Lagyan na natin siya, guys. At maglagay na rin tayo ng asin. Ayan. Tsaka bichin. Lagyan na rin ako ng konting bichin, guys. Para sama-sama na para mabusog ng ating isda yung ating mga pampalasa. Kaya lang muna natin siyang kumulo guys para sumingaw muna yung asid ng suka bago natin tatakpan. Tuyo yung suka bago tayo mag-anda ng ating gata. So, ayan guys. Malapit na siyang matuyo. Patuyin mo natin yung suka para ma-absorb talaga ng isda yung asin ng suka. Thank you.
dun sa freezer, kaya may bilog. Ayan. Galing kasi siya ng freezer, guys. Ayan, guys, kumukulo na yung ating gata. Hayaan naman natin siyang nakabukas para mabilis siyang matuyo. Para mabilis siyang magmantika pa. Eh, kasi kung nakatakip siya, matagal siyang magmantika, guys. So, dahan-dahan apoy at kailangan nakabukas lang siya. Mantika na siya. So, kung gusto nyo ganito lang din at may kunting sabaw-sabaw, pwede naman din, guys. Kaya lang ako, mas gusto ko yung nagmamantika ba. Yung parang parang medyo tostado ng konti yung ating isda. Ayan, guys. Pero ito, okay na rin ito. Malasa na rin siya. Kung yan ang gusto nyo na may kunting sabaw lang, pwede naman. Ako, hayaan ko pa talaga siyang magmantika, guys. Ayan. Inuunti-unti ko siyang baligta rin. Kaya lang, dumikit siya sa kawali. So, pag ganitong luto, mas mabuti kung yung gagamitin yung kawali ay non-sticky. Para pag binaligtad niyo yung isda ay hindi siya dumikit. Guys, medyo may katagalan yung ganitong proseso na gusto ko ng luto, guys. Kaya medyo kailangan ng matagal-tagal na pasensya. Ayan, ito gusto ko kasi, guys. Medyo parang napiprito na ba yung ilalim. Ganun, ayan, lumalabas na yung mantika ng ating gata. Ayan. Kasi mas malasa at mas malinam naman yung isda pag ganun na luto. Guys, muli, this is Lia Consulta Vlog. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking video. Hanggang sa muli. Thanks for watching. Bye-bye!